abounds ngayong tag-ulan, naisip ko lang mahirap mag-vlog or kumuha ng video, lalo na kung madaling malobat yung kamerang gamit mo. So, naisipan ko maglagay ng power bank sa helmet ko, at the same time magagamit ko siya kahit na umuulan, na hindi siya malolobat. So, panoorin nyo na lang kung paano ko ginawa. Ito, nag-order ako si Shopee ng helmet mount, yung binibigit sa helmet. So, bubuksan na natin siya. Unbox natin. Tignan natin kung ano yung naman. Maalog! Ilagay pa sa kahon! Okay. Partial price. Open natin siya. Wow, ang tipid sa double-sided tape. Tapos, yung tornilyo, di man lang stainless. So, pwede na rin. Yan. Lagyan natin doon sa helmet. Dito. A few minutes later. So, yun guys, nakabit ko na yung binili ko kanina si Shopee. Yan siya. Tapos, gusto ko, setambang ko rin siya ng lagay ng battery dito sa, ng power bank dito sa likod. Yan. Meron na akong dinikit na mounting para lagay ng battery. Kasi gusto ko, pag ano, dire-direkyo yung kuha ko ng video sa kalsada. Para in case na may mga diskrasya, makatulong man lang tayo sa tunay na nangyari dun sa diskrasya na yun. Yan. So, susunod kong gagawin, lalagay naman ako nung battery pack, power bank, dito sa likod. Agawan ko siya ng mounting. Dito, mamimili ako dito dyan sa mga ano ko ng action cam. Ano ito, meron na ako nakita ito, kaya siya may ganyan. Ito kasi bala ko, ikakat ko yan para mailagay ko tong isa na to. Yan. Bali pa ganyan gagawin ko. So, balikan ko kayo guys, ayusin ko lang to. 5 minutes later. Guys, tapos na yung DIY helmet mount ng power bank ko.
Yan, para no more lobat na tayo pag buwabiyahe tayo. Ikakabit na natin siya rito sa helmet. Yan, diba? Lagyan ng camera. Ito yung likod. Lalagyan naman ng power bank. Lalagyan natin siya rito. Yan. Okay na, diba? So, ngayon, yung wire, itatago ko na lang siya rito. From camera, papuntay ko dito, tatago ko na lang. Ito ko na lalabas. May gagawin pa pala ako dito, guys. Gagawin ko siyang waterproof style. Talagyan ko lang takip yun dito. Para kahit na umuulan, gamitin mo siya, pwede siyang nakasaksak sa power bank na hindi mabasa yung loob. Kasi ito, silyado naman tong taas na to eh. Itong baba lang, para pag yung saksak mo ng USB, hindi siya mabasa kahit na umuulan. So yun guys, wait nyo yung setup na gagawin ko pa rito para sa ngayon, tapos na yung mount. Ayan na. Naka-mounting na siya sa helmet ko. Gagawin ko na lang siya waterproof. Balikan ko kayo guys. A few minutes later. Ito yung naisip ko na gawing pang cover dun sa power bank ko. Tatry ko kung paano ko siya lalagay. Wait lang kayo mga kabounce. A few moments later. So yun mga kabounce, tapos na siya, nalagyan ko na siya. Ayan. Nung sa face shield. Diba? Ngayon, bubuksan mo na lang siya rito. Ayan, dyan. Buksan mo siya pa ganyan. Tsaka mo isusok-sok yung ano ng power bank, camera. Ayan. Okay na siya. Tapos dito lang siya sa gilid. Diba? No, kahit umulan siya ngayon, hindi na papasok basta-basta sa kanya yung tubig. Kasi may nakaharang na. Ayan. Diba? Hindi na siya basta-basta mababasa ngayon. Okay ba? Kahit umuulan ngayon, pwede mo siyang gamitin. Yan, dyan lang siya sa gilid. Hindi na siya mababasa ngayon. Diyan ko lang siya ng tape. Yung face shield. Tinupi-tupi ko lang. Ayan, okay na siya. DIY, di ba? Ayos. Yun. Sana may natutunan kayo sa ginawa kong video, sa ginawa kong DIY. Kung nagustuhan nyo, please like and subscribe. Thank you mga kabounce. It's caught in the crossfire.